another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view or I'm gonna share you guys yung pa-reels ni Justin. Aba, way ka na pala ang Rochelle kagabi. San kayo? May naalala ba kayo yung mga ganitong eksena? Uso kasi itong mga ganitong padisco-disco na to sa mga barangays, di ba? Kung papalapit na yung 3 months before ang fiesta, ay magsisimula na yung disco-disco sa every weekend, doon sa amin every Saturday. But I'm not really sure guys kung ang kaganapan na yan is about disco-discohan or baka may specific occasion sa particular place na dyan nakasama ang Rochelle na ang saya-saya nilang sumayaw ng slow dance, di ba? Yung mga yung dati kasi sa amin, hanggang ngayon naman actually, basta sa mga barangay-barangay may mga paganyan, yung yan, pasayaw-sayaw. And si Justin, iwan ko ba, parang hindi siya natutuwa sa mga nakikita niya. Justin, buhatin mo na lang yung upuan. Upuan at yun na lang yung isayaw mo muna pang samandala. Pero dati sa amin, yung mga ganitong disco na naalala ko, kapag mag slow music na nga, yung tinatawag ng sweet music, ganyan, it's the same actually. Yung mga lalaki ay meron silang pagkakataon na pumili ng kung sinong gusto nilang isaya. So pipili sila ng mga babae, sa mga gedli-gedli, kung sino mga andyan na gusto nilang isayaw. Doon yung sa amin. Hanggang ngayon naman, actually, meron pa rin naman, natigil lang yun nung nagka-pandemic. Pero ngayon, resume na ulit, at nadiskuhan na ulit every Saturday. So, yun, no? Sure ako na sa plaza sila, at ang daming mga sumasaya ng sweet music, romantic. Yan guys, pasimpleng nagvi-video si Justin na hindi siya natutuwa. Bakit nyo naman hindi sinama si Trexy? Para naman may kasama ka dyan, Justin. Kung hindi bawal. Kung walang nagbabawal pa, ano. But anyways, meron palang pagganap ka kagabi ang dalawa, yung suot ni Rachel Capon, kung saan ay parang bago sa paningin ko, and ang ganda-ganda niya, ang sexy, seductive, attractive, ganun. Actually naman lahat naman nagsusuot niya bagay na bagay sa kanya kasi maganda siya eh, and maganda rin siya magdala ng damit, isa yun sa mga advantage sa kanya na she can slay sa kahit anong gusto niyang isuot. Kaya si Ruel nga pagdating sa kasuotan niya, kung anong say ni Ruel, wala namang say si Ruel. Hinahayaan siyang isuot kung anong gusto niyang isuot, as long as comfortable ka dyan, as long as, di ba? Si Rachel naman is sexy, classy naman ang type niya. Hindi naman talaga yung hala sige na parang sobra-sobra na yung inilalabas, di ba? Yung pasimpleng ano lang naman. And ayun, mga bashers lang naman ang may problema lagi kay Rachel, no? Tayo namang mga hindi bashers ay open-minded naman tayo at open naman tayo sa mga bagay-bagay kung anong gusto nilang gawin, as long as masaya sila, masaya na rin tayo. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Ate Ed na Vlog, Kalinga Prab, Royal Malalag, Rachel Morales Vlog. Guys, maraming salamat sa supporta nyo sa aming mga reactors. Ayun, mabuhay tayong lahat. So, sige na nga, ituloy na nga natin. Sisilipin na nga natin kung anong pinagpuputok ng butsi ni Justin. Bakit hindi siya makarelate? Oo. Bakit masakit na masakit yung putsi niya sa mga nakikita niya? Para bang single lift the group. Parang ganun ang peg. And sa ibang mga barangay din naman, tuwing pag-Valentine's, meron talagang ano yan, diskuhan, no? But anyways, no matter what, kung anong okasyon ang ganap dyan, ang importante dyan sa akin is andyan yung Rochelle, masaya sila at enjoy silang sumasaya ng slow dance. Diba? Marami tayong nakakalala niyan, lalong-lalo nandyan sa mga millennials and sa ating mga mamas generations, ganon, mamas and papas generation, nakaka-relate sa ganitong ano.
So, now, let's do this. What if we rewrite the story? Yan, guys. Iksi na lang yan noon. Totohana na ngayon. This is just a throwback muna. Dahil nakita ko to sa TikTok, kinuha ko na rin, ipapasilip ko din sa inyo, na may mga ganito silang iksi na noon, na party lamang ito ng content ni Kalinga Prab na nagkakatotoo, di ba? Lahat ng bagay na minamanifest ng dalawang ito, lalo na si Ruel, ay talagang naging totoo. Kasi binigyan niya ng action eh, di ba? Hindi lang puro pangarap, hindi lang puro sana, talagang nagpursige siya, binigyan niya ng efforts, lahat-lahat, para siyempre mas sure, para masigurado yung pwesto niya sa puso ni Rachel. Hoy! Ganon talaga dapat, no? Mga boys! Say you were made to be mine. Nothing can... Yung mga panahong ano pa sila, yung binablog pa sila ni Kalinga Prab, yung mga panahon na umuusbong pa yung pagmamahalan nila. Keep us apart. You'll be the one. Remember yun yan, guys? Parting bagas-bas yan eh, yun, no? Ang hangin, ang fresh nila dyan. May mga nakasulat lang na lyrics ng kanta, pero carry na. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. Ito na naman yung mga panahon na starting ng immune na nga actually. No? Mga, tapos medyo sumayasayaw sila dyan sa loob ng car. Yun yung mga panahon na lagi pang daladala ni Rachel yung bagong bili niya, yung headphones niya. Why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. Nagkakatotoo yung mga hiling nila sa mga puso nila. It's because, simply because, talagang binibigyan nila lang action, no? They exert effort on it, they put action on it. Kaya naman, kaya nagkakatotoo yung lahat ng mga pangarap nila, yung mga sana nila noon, naging natutuhanan na ngayon, talagang nadadala sa efforts, no? Na talagang pinursige ni Ruel ng bonggang-bongga. So, congratulations to you guys kasi nabuo yung pagmamahalan nyo out of pagpupursige ni Ruel sa pagiging consistent niya talaga. And nakita naman natin yung resulta nila ngayon, di ba? So dito na mag-start ang kalungkutan ni Justin na may pasimpleng emote siya habang sumasayaw yung dalawa na nakangiti, masayang-masaya lang, ganoon. Ang sexy naman ni Rachel dyan. Dinaan naman na niya tayo sa pa high-waisted na jeans. And of course, the crop top girl. Diba? Parang talagang parang biskuan. I'm not sure talaga, guys, kung anong ganap. Tell me, please comment down below kung ano ang ganap, anong kaganapan na ito kagabi, kung anong meron, kung bakit sila may mga ganyang eksena, ganyan. At tingnan mo si Justin. Kunting smile naman dyan, Justin. Nag-iimot. Dalhin mo na kasi yung sayo, Justin. Pakilala mo na kasi sa amin, ganun. Or kung wala pa talaga, ano ka na dyan? Simulan mo nang maghanap, di ba? Hoy! Grabe, ang haba pala ng hair talaga ni Rachel, no? Hanggang puwit na niya talaga. In fairness naman, maganda sa kanya yung hair niya kasi makapal eh. And long black straight hair talaga. And bagay na bagay sa kanyang ganda ang buhok na yan. And kapag mahaba din yung buhok mo actually is talagang kaakibat niyan is yung pag-aalaga din talaga para manatiling maganda yung buhok mo. Pero kung nasa jeans na talaga nila na makapal, black straight hair talaga yung jeans nila,
Kaya, mana-mana lang yan. Minana ni Rachel ang lahat. Lahat ng kagandahan nasa kanya na. Oh, san ka pa? Ang swerte mo dyan, Ruel of Malalag. Pero na lang sa inaisip ni Justin, ha, problemado talaga siya, guys. Hindi kasi siya makakarelate. Justin, buhatin mo yung upuan mo. At isayaw mo na lang. Nakapiling ka, dati nga pagka sumasayaw ng ganyan, as in a slow lang talaga. Kasi kaya tinatawag na slow dance yan. Kasi ganyan-ganyan lang talaga yan mag-dance. Pero ito silang dalawa, parang mabilisan lang. Pero okay rin na, di ba? Parang cotillion practice. Nag-practice na ba kayo ng cotillion? Ay, hindi naman to. Basta. Ay, grabe siya. Ang liit ng bewang. Yung bewang mo na palang 24-23 lang. Senel. Oh, parang ano lang. Parang bagong kasalang. Nilalagyan ng pera. Ito talagang si tita eh. Justin, tumayo ka naman. Magbigay ka ng 500 tsaka natigis ng 500. Utusan ko pa. Ay, nalulungkot na nga yung tao, di ba? Credit to the owner pala. Si Justin, the malungkot boy. talagang rumampa yung heels ni Langga. Pala yung kahapon, yung aura niya kahapon, may pupuntahan pala talagang ganap yun. And maybe this is it, di ba? Rumamba talaga yung heels ni Rachel gahap, kagabi actually. Sige pa, titigan pa. Thank you so much for sharing you guys, yung pagmamahalan nyo sa amin. It makes us smile every day and it serves us ano, happy pill. Yung Rochelle talaga, no? So, yun, guys. Yun, Rochelle. Just be happy. Just be you. Just be yourself. And, yun naman dapat, di ba? Hindi may iwasan na may mga bashers. Sa, may mga sasabihin talaga yung iba sa bawat galaw mo. Pero, dapat alam mo ng mga bashers ay hindi sila importante. Gawin mo na lang katatawanan, no? And ayun, focus ka lang sa goal. Excuse me. Focus lang sa goal and as long as you know yourself na wala ka namang inaapakan na ibang tao, hindi ka gumagawa ng masama. You just wanting to be happy and explore the world, di ba? With Ruel and just fall in love, so be it, di ba? And yun naman yung gusto namin, yung magiging totoo kayo sa mga nararamdaman nyo and enjoy na lang namin. Ganon. Ganyan na ganyan dati, no? Pero dati hindi ko kasi masyadong pumupunta ko ng Discord pero hindi ko nararanasan na talaga ng gumaganyan-ganyan kasi medyo conservative yung lola ko noon and nako nagagalit. So pag pumunta kang Discord ako noon and plus nahihiya pa ako. So hindi ko talaga na experience masyado yung ganyan yung slow dance na yan sa mga diskuhan. Pero aware ako kasi uso yan sa amen. Uso yan sa barangay namin na may mga ganyan-ganyan. And actually, hanggang ngayon din naman eh, nararanasan pa rin, patuloy pa din na mararanasan ng mga bagong henerasyon yan, yung mga zillennial, no? And Rochelle, just be happy as long as you know you guys. Alam niyo yung limitasyon niyo sa buhay. So, just be happy. Magkano kaya yung ay
Eh, kasi kapag ka sa diskuhan, example lang itong sa diskuhan, I'm not sure kung anong okasyon niya dyan, kung anong party na meron dyan. Sa mga diskuhan kasi, pagka slow music, of course, yung lalaki, kapag ka natitipuhan ka, sa gusto nilang isayaw ka, ganun. Siyempre, bumibira yan. Or I mean, maglalahad yan ng mga kisyo nararamdaman ko noon nila, ganun. Or may pagkakataon din na dyan lang muna. Dyan nagsimula yung mga love story nila, yung iba, kumbaga nagkakakilala lang sa diskuhan, ayun, sinayaw, tapos yun na, the start of love story. Love is ano talaga, no? Full of mystery. Seryoso yung ano ba, no? Yung ibang nasa likod, no? Talagang slow dance talaga. Mahinda lang talaga. Itong dalawa, si Ruel and si Michelle, eh. Ayun, si Tita'y bumalik. Ayong dalawa kasi talagang sobrang ano kasi sila, comfortable na sila sa isa't isa. Kaya pwedeng-pwede sang sumayaw ng kahit anong may paikot-ikot pa. Sinta lang ni iba, hindi pa talaga umikot. Siyempre. Tell me guys, down below, kung anong ganap nila dyan. Bakit may pasayaw silang ganyan? Si Rachel talaga yung isa sa mga makikita mo na at her age 17 or di ba? Talagang nai-enjoy na yung teenager days niya, teenager years niya. 18, 19, nai-enjoy niya because of having Ruel by her side na talagang pinagtagpo at tinadahan na sila. Hindi lang siya yung nag-i-enjoy, pati pamilya niya. Marami, malaking blessings yung pagkikita nila, pagtatagpo nila. Salamat Kalinga because ayun, marami tayong memories, marami tayong nakangiti tayo, masaya tayo because of this beautiful two beautiful souls. Hi! May pa-English! Ay, nababash pa naman si Dudong Ruel nung naging ko si English. Hi! Dati kasi kapag ka nasa sa diskuhan, yung lalaki mostly hindi nila irarap yung kamay nila sa likod ng babae. It must be dapat lang sa waist lang, sa gilid lang, sa bandang dito lang, sa may gilid lang, sa may ano bang tawag niyan? Basta hindi yan pwedeng iikot mo sa likod. Kasi dati dapat na yung kamay sa babae kaya nasa liig ng lalaki and then yung lalaki, yung kamay nila is nasa gilid, nasa waist dapat. And siguro, kapag nagkataon na mga jowaers na ang mga sumasayaw guys, ay may tendency na talagang napalibot or nakapaikot yung kamay nila sa likod. Kasi because comfortable na sila sa isa't isa, yun. Pero pag katulad ng nasa likod ng isa, ganyan lang, nasa gilid lang yung kamay dapat. Pero sa Rochelle, because dahil kilala na nila isa, close na sila, nagawa na nila yan, di ba? Nung Valentine, so just go with the flow. Ay, kung iisipin ko na disco to, medyo konti lang din naman yung tao. Bakit maraming chairs? Maybe it's a sort of, ano, may party, may, ano bang, wow, life, alam mo ba kung anong ganap kagabi? hindi rin niya alam. Hindi, kasi may nakita kasi akong video na reels ni Justin na sumasayaw ang dalawa. Parang bang sa diskuhan pag, ha? Nakabawi naman pala ang outfit nilang Garishel kagabi. Talagang nairampa ng bonggang-bongga, guys. that's it, huh? Ano kayo pinag-uusapan nila? Na siyang hindi makaka-relate si Justin. Na yung siya yung pinalungkot niya ng bonggang-bongga.
Ito naman, credit to the owner kay Kalingap Victor. Sa yun sa mga, ano niya. Actually, shinare na din to sa mga grupo. Tapos kinuha ko lang din. Credit to the owner. So, dito, makikita mo, ang dami na nilang pera. Naka, magkano kaya sila dyan? Naka 1K each kaya sila? O, parang ano lang, di ba? Parang newlywed lang ang peg na sasayaw sila. And then, magsasabit ng pera. Hoy! Titigan pa more. Good! Staring each other! One thing for sure about this is I know these two, they're having a good time last night. Talagang masayang-masaya sila dyan. That's importante. Yun yung importante na makita natin na masayang-masaya sila. Whatever it is, kung anong ganap niya, no? Ni-enjoy nila yung music and ni-enjoy nila yung company nilang na magkasama. I think this considered as their quality time talaga. Oh, di ba? Naranasan nilang ganyan. Agoy. Parang may 1K pa nakasabit si Dodong Ruelata, ha? Ayun. Ayun. That's all, guys. Yun lang yun. It was just a short video. And inulit-ulit lang natin. So yun, masaya ako na masaya sila kagabi and it's weekend, no? So it's Saturday night. Maybe it mayroon silang night out, nightlife. Somehow it's good also to experience having a nightlife then. Kasama mo yung tao mo na mapagkatiwalaan mo. And with Ruel, we knew na ligtas naman si Rachel. And kasama din si Titay and the rest. Diba? So, overall, I can see the happiness, the love, and the yung hindi makakalimutang experience na yan. So, that is love. So, always keep the love warning and keep that TLC in you guys. So, always remember, embrace positivity and avoid negativity, guys. Thank you so much. Bye for now. Mwah, mwah, chip, chip.